Hello, magandang hapon mga kababayan, no. At tayo'y mag-usap, no, tungkol dito sa mayura ng Banban Tarlac. No, maliit lang 'to na bayan. Malapit 'to sa Dao, Pampanga. Kagabi, hindi ako nakontento dahil sa mahina yung internet kagabi. So, uulitin ko uli, no? Dahil ako ay nababahala bilang isang Pilipino, no? Kung bakit ito ay nanalo bilang isang mayura ng ating bayan dito sa atin sa Pilipinas, na ito ay napatawag sa Senado at yung mga video tungkol sa napag-usapan sa Senado ay marami talagang ano, wala, halos lahat walang tama, halos lahat wala kang makuha na impormasyon na mga totoo, wala talaga. So bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan, syempre tayo ay mababahala, no, kung bakit ang isang alien nakaupo sa mataas na posisyon sa ating bayan, no, mayor ng isang city, no, Banban, Tarlac. At ito ay maraming katanungan ang ginawa sa Senado sa kanya. Makikita mo talaga doon na wala siyang nasagot na tama, no? Tinanong, saan ba siya nag-aral? Saan ba siya ipinanganak? Lahat wala. Wala tayong nakuhang kasagutan na maayos, no? Ang tinuturo niya kung saan siya ipinanganak, sa bahay lang. Okay, tama yun. Kasi once na sinabi niya sa bahay, matik yun, wala nang hingiin pa na dokumento. Kasi kung sasabihin niya sa hospital siya ipinanganak, matik din yun. Hahanapan siya ng dokumento. Diba? Para malaman talaga na totoong Filipino citizen siya. Or may dugo siyang Pinoy. Sa ganang akin, base doon sa mga sagot kay Senador Ontiveros, no, sa hearing nila sa Senado, napapag-isip-isip ko, no, na hindi talaga siya Pilipino. Kasi kung talagang ikaw ay likas na Pilipino, pinanganak ka sa loob ng bahay, ang mga kamag-anak mo magsasabi na dyan ka na nakatira, dyan ka naglaro, kalaro mo sa ganito, di ba? Ng mga nangyayari sa tunay talaga ng mga Pilipino, no? Wala man ng mga manggulang mo, ang mga kamag-anak makakapagsabi na pinanganak ka sa ganung hospital, ganyan. Diba? At saka bakit late na ang rehistro niya doon sa birth certificate niya? 17 years old, samantalang kalahati ng pag-aari ng pugo na yan ay sa kanya. No? May kaya sila sa buhay para hindi mairehistro yung birth certificate niya. At saka ang katuwiran niya, siya ay nakatira lang sa farm. Oh. Sabihin natin na okay, ayaw mo lumabas, nandiyan ka lang sa farm. Bakit ang lakas ng loob mo na kumandidato bilang isang mayor? Bakit hindi ka nag-aral sa labas ng farm? Yung mga eskwelahan dyan, sa malapit sa tinitirahan nyo ngayon, kung talagang tunay kang Pilipino. Yung iba, yung mga tunay na talaga may kaya sa buhay, aba, sa malalaking kilalang eskwelahan na mamag-aral, luluwas ng Maynila para makapag-aral sa Ateneo, kung saan-saan, o UST, lahat ng mga mamahaling eskwelahan. Pero ikaw, tumira ka sa farm, at hindi ka lumalabas, ay bakit ang lakas ng loob mo na ikaw ay makapaglingkod sa bayan, no? Sabi nga ni si Ma'am Ontiveros,
out of nowhere. Hindi alam ng mga tao doon kung saan ka galing talaga. Bigla ka lang sumulpot sa lugar nila. At nakakapagtaka naman, bakit ibinoto nyo? Hindi nyo pala kilala, ba't nyo ibinoto? Katulad nyan, hindi pala natin ninyo kilala o napasok tayo kung totoo ngang Chinese yan. Nawala siyang dugong Pilipino. Diba? Tingin nyo. Ang tinutukoy ko ay ang Mayura ng Banban Alice Gao. Gao ba o Go? G-U-O. Gao. Diba? Kung totoo nga na Chinese ito, no? Ano ba ang pwedeng gawin sa kanya? Kasi elected siya bilang isang mayor. Sa mga makakapanood sa ating video, mag-comment po kayo dyan kung ano ang po pwedeng gawin. Dahil kung mapatunayan na siya ay dayuhan lamang dito sa ating bansa, ano ba ang pwedeng gawin? No? Nangangamba rin ako bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan, no? Na mayroon tayong naiupo na hindi nating kalahi, no? Wala siyang kapirasong dugo na nananalaytay bilang isang Pilipino, no? Dahil doon sa ni Ma'am Ontiveros, ito yung press conference niya pagkatapos ng nila. Anong tawag dyan? Hearing nila, no? Ito ay natin. Okay, hanapin ko lang yung video ni Madam Ontiveros, no? Ipaparinig ko sa inyo para makapag-isip-isip kayo. Bakit nangyari yun? No? Na mag-isip kayo kung totoo nga ba na siya ay Pilipino or hindi. Kaya bang sarado? Nananganak pa ng mas maraming tanong. Una na dyan, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Ho? Importante yung itanong dahil si Mayor Alice record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Bogo sa Pilipinas na ayon sa Intel may sangkot naman sa hacking at surveillance activities lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Ho noong eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will adapt dahil kulang sa pag... Kay Mayor Alice, mas na rin sa hiri ka. Dahil siya, nagkaroon ng negosyong baguyan, naging incorporator sa isang complex, at higit sa lahat, file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na naka-record. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo, Filipino
identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice pa at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan. May mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas. Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Magsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito. Lalo na sa... Okay. Diba? Nakakakaba, no? Manipis yung mga dokumento niya, bakit manalo bilang isang mayor? Kaya, kung ano man yung ano nyo, nasa isip nyo, i-comment nyo dyan para malaman ko rin ano ang nasa isip nyo, no? At ako ay babasahin ko ang mga comment nyo sa abot ng aking makakaya. Okay?